ang mga tupa ng Diyos ay naririnig ang tinig ng Diyos. Paunang salita. Bagaman maraming mga tao ang naniniwala sa Diyos, kakaunti ang nakaunawa kung ano ang kahulugan ng pananampalataya sa Diyos at kung ano ang dapat nilang gawin upang makasunod sa puso ng Diyos. Ito ay dahil bagaman ang mga tao ay alam na alam ang salitang Diyos at mga parirala tulad ng ang gawain ng Diyos, hindi nila kilala ang Diyos, lalong hindi nila alam ang kanyang gawain. Hindi nakapagtataka kung gayon na lahat yung hindi nakakakilala sa Diyos ay nagtataglay ng isang magulong paniniwala. Ang mga tao ay hindi seryoso sa kanilang paniniwala sa Diyos sapagkat ang paniniwala sa Diyos ay masyadong di kilala, masyadong kakaiba para sa kanila. Sa ganitong paraan, hindi sila nakaabot sa mga hinihingi ng Diyos. Sa ibang salita, kung hindi kilala ng tao ang Diyos, hindi alam ang kanyang gawa. Kung gayon, hindi sila angkop para sa paggamit ng Diyos. Lalong hindi nila maaaring tuparin ang ninanais ng Diyos. Ang paniniwala sa Diyos ay nangangahulugang paniniwala na mayroong Diyos. Ito ang pinakasimpleng pagkakaintindi sa pananampalataya sa Diyos. Bukod pa rito, ang paniniwalang mayroong Diyos ay hindi kapareho ng tunay na pananalig sa Diyos, kundi ito ay isang uri ng simpleng pananampalataya na may malakas na pangrelihiyong mga kahulugan. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nangahulugang ng pagdanas sa mga salita at gawain ng Diyos na batay sa isang paniniwala na ang Diyos ang may tangan na kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Sa gayon, ikaw ay mapapalaya mula sa iyong tiwaling disposisyon, makatupad sa ninanais ng Diyos at makakakilala sa Diyos. Tangin sa pamamagitan ng ganoong paglalakbay, maaaring masasabing ikaw ay naniniwala sa Diyos. Dapat ang mga tao ay madalas makikita ang paniniwala sa Diyos bilang isang bagay na napakasimple at walang ganoong kabuluhan. Ang paniniwala na ang ganoong tao ay walang kabuluhan at hindi kailanman makatamo ng pagsang-ayon ng Diyos pagkat sila ay tumatahak sa maling landas. Ngayon, mayroon pa rin mga naniniwala sa Diyos sa pamamagitan ng mga titik, sa mga doktrina, walang alam, wala silang alam na walang silang malay na ang kanilang paniniwala sa Diyos ay walang substansya at hindi sila nakatamo ng pagsasang-ayon ng Diyos at nananalangin pa rin sila para sa kapayapaan at sapat ng mga biyaya mula sa Diyos. Dapat tayong huminto at tanungin ang ating mga sarili. Maari kayang ang paniniwala sa Diyos ay tunay na pinakamadaling bagay sa lupa? Ang paniniwala ba sa Diyos ay nangangahulugan lamang ng pagtanggap ng maraming biyaya mula sa Diyos? Maari bang ang mga tao na naniniwala sa Diyos ngunit hindi siya kinikilala at naniniwala sa Diyos ngunit tinutulad siya? Itunay na nagkakatupad sa ninanais ng Diyos. Ang Diyos at ang tao ay hindi maaaring masasabing magkapantay. Ang kanyang substansya at ang kanyang gawain
ay ang pinakadimarok at hindi kayang unawain ng tao. Kung ang Diyos ay hindi personal na gumagawa ng kanyang gawain at bumigkas ng kanyang mga salita sa mundo ng mga tao, kung gayon, hindi kailanman maunawaan ng tao ang kalooban ng Diyos. At sa gayon, kahit na yung mga naglaan ang kanilang mga buong buhay sa Diyos, ay hindi maaari makatamo ng kanyang pagsasang-ayon kung wala ang gawain ng Diyos. Gaano man kabuti ang ginagawa ng tao, mababaliwala iyon, pagkat ang pag-iisip ng Diyos ay palaging magiging mas mataas kaysa mga pag-iisip ng tao. At ang karunungan ng Diyos ay hindi maarok ng tao. At sa gayon, sinasabi ko na yung mga nakabasa sa Diyos at sa kanyang gawain ay walang silbing lahat. Sila ay mayayabang at mangmang. Hindi dapat bigyang kahulugan ng tao ang gawain ng Diyos. Higit pa rito, hindi maaring bigyang kahulugan ng tao ang gawain ng Diyos sa mga mata ng Diyos. Ang tao ay mas maliit kaysa isang langgam, kaya paano maarok ng tao ang gawain ng Diyos? Yung mga patuloy na nagsasabi, ang Diyos ay hindi gumagawa sa ganito o ganoong paraan, o ang Diyos ay tulad nito noon, hindi ba sila lahat mayayabang? Dapat nating kilalaning lahat na ang mga tao na siyang galing sa laman ay napasama lahat ni Satanas. Ito ay kanilang kalikasan na tutulan ang Diyos at hindi sila kapantay ng Diyos. Lalong hindi nila kayang mag-alok ng payo para sa gawain ng Diyos. Kung ano ang ginagabayan ng Diyos, ang tao ay gawain ng Diyos mismo. Dapat mapwasi sa ilalim ang tao at dapat hindi magkakaroon ng gayot-gayong pananaw, pagkat ang tao ay alikabuok lamang. Yamang sinasabi kong hanapin ang Diyos. Hindi natin dapat isama ang ating mga pagkakaintindi sa gawain ng Diyos para sa pagsasalang-alang ng Diyos. Lalong hindi natin dapat gamitin ang ating mga tiwaling disposisyon upang sadyang subukan na tutulan ang gawain ng Diyos. Hindi kaya gagawin niya tayong mga antikristo? Paano maaaring sabihin ang mga ganoong tao na sila'y naniniwala sa Diyos? Yamang tayo ay naniniwala na mayroong Diyos at yamang ninanais natin na mabigyang kasiyahan siya at makita siya. Dapat nating hanapin ang daan ng katotohanan at dapat humanap ng paraan upang magiging kaayon sa Diyos. Hindi tayo dapat makipagmatigasan sa pagsalita ng Diyos. Anong kabutihan ang maaari maibunyag ng ganoong pagkilos?